Alright, shout out everyone. Magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw ang isyong tatalakayin po natin ay tungkol po dito sa ilang project ng DVWH na kine-question ngayon ni Senator Idol Rafi Tulfo dahil sa mga substandard at kung bakit at paano ay yan po yung ating aalamin dito sa ating video na ito. Ang sabi ni Senator Rafi Tulfo, 20,000 ang i-offer sa buhay ng isang taong namatay dahil sa kababayaan ng mga kontraktor. Murang-mura naman yon kasing mura ng sobrang nipis na kalsadang ginawa nila. So yung issue na ito mga idol ay ngayon ay tinatalakay sa Senado. Kaugnay pa dito sa pagdinig sa budget ng DVWH. At bakit nga ba nagiging ganito ang project? Bakit ang standard na project ng DVWH ay nagiging substandard? Paano ba ito nangyayari? So ngayon, yan po yung ating aalamin dito sa ating video na ito. Listen po ito. Just like what already said in other budget hearings that I've attended for other departments, I would not oppose nor would I question the proposed budget for your department because I don't have the expertise to know whether your request is justifiable or not. In fact, I would even support, as a matter of fact. However, there are certain issues that I would like to raise and questions na meron naman po akong kakayahan at kaalaman because of my experience as a broadcaster doing public service for many, many years. So, yung akin lang pong mga questions dito and at the same time request. Pwede po sana i-require po lahat ng contractor ninyo na magkaroon po ng liability insurance. Kasi po sa aking karanasan, maraming beses na po nangyari yung po mga trabahador na mga contractors gumagawa ng kasada na disgrasya. May naputulan po ng kamay, naipit yung paa ng heavy equipment and meron po mga pedestrian na nahulog sa kanal na hindi po natakpan, motorista, may namatay na nga po, and yet, hindi po nababayaran, pahirapan, paiyakan. Dadaan sa barangay, dadaan kay mayor, dadaan po sa DPWH, wala po nangyari. In some cases, ako na po ang nagsushoulder. Malaman-laman ko po kasi walang insurance. So dapat po, kung magkakaroon po ng liability insurance, at least minimum of 1 million pesos, yun po ang gusto ko. Kasi nga po, in the past, naobliga ko po yung mga contractor na sasagutin yung namatay na motorista o namatay na kanilang worker. Akalaan nyo, yung i-offer lang is 20,000. Ano yun? 20,000 ang i-offer sa buhay ng isang taong namatay dahil sa kanilang kapabayaan? Murang-mura naman yun. Kasi mura ng kalsada na sobrang nipis ginawa nila. So dapat hindi po nila kinukumpara sa kalsada ang ginagawa nila yung buhay ng taong namatay. So, pwede ho ba, Secretary, na i-oblige natin itong mga contractor na kumuha ng liability insurance? And also, isa pa po, may dugtong ko na rin. Pwede ho ba, I don't know, Mr. Chair, kung this means legislation. Oo nga naman, no? At napakamura, 20,000 lang ang namatayan na mga nagtatrabaho sa mga construction ng DVWH. Plus ito yung mga ilang tao na nadisgrasya dahil sa kapabayaan ng mga kontraktor ng DVWH. Kaya tama naman, no? Kaya dapat talaga maitama ito ng DVWH. Kasi ang mga bagay na ito parang hindi na napapansin ng DVWH dahil sa dami ng kanilang inaasikasong proyekto. At ang nangyayari, yung ilang proyekto ng mga subcontract ay nagiging substandard na dahil nga siguro hindi na mo-monitor sa dami ng proyekto ng DVWH, ano? Kasi ang nangyayari po, so magbibidding po, sasama sa bidding, isang malaking contractor. Kapag nanalo siya sa bidding, ipapasa niya sa mas malita contractor. So nagamit lang yung lisensya niya at laway. So itong malita contractor, wala pang financial capability na panindigan yung mga responsibilidad niya kapag nag-accident. So ayun pala dahil sa pasa-pasa pala ng mga subcontract, kaya ganito yung nangyayari sa ilang daan po natin, ano, na hindi pa nga umaabot minsan na isang taon ay
lubak-lubak na at sira na, lalo na pagmadaanan ng mga malalaking truck. So ngayon alam na natin. Tempo. So pwede ba ang magbidding kung sino talaga yung gagawa ng trabaho? Huwag po yung ginagamit lang po yung papel ng main contractor. Doon po kasi nagkakaproblema. Can you respond? Is that a permitted practice, Secretary Manny? Thank you, Mr. Chairman. I subscribe actually to the proposal of the good senator, actually, Mr. Chairman, having been also in the private sector at one time. And actually, the insurance liability that would be answerable by the contractor should be there. And we will look into the provisions of 9184, Mr. Chairman, and we can look at it, how we can incorporate actually the liability insurance or third party liability insurance in the contracts. I would even suggest, Mr. Chairman, that this has to be also, Mr. Senator, it has to be graduated. Yun sa kwansa value of the contract that is being implemented by the contractor. Opo. At Sir Chairman, I think on the issue of subcontracting, I think there is a policy in the Department of Public Works and Highways, Mr. Chairman, that any subcontractor that has to be engaged by the principal contractor has to be approved by the department, Mr. Chairman. Can you stop that kind of practice, sir? Kasi diyan nagkakaproblema eh. Yung sinasubcontract doon po sa maliit na contractor na wala namang kakayahan na panindigan yung sinabi ko na responsibility niya kapag nagkaroon ng bulilyaso. Bakit ganon? Bakit ipinapasa? Sana kung sino yung nagbidding, nagbid at nanalo, siya dapat ang gagawa ng kontrata ng trabaho. Bakit po kinakailangan pinapasa? So, isang nangyayari po kasi dyan, kapag ipinapasa po, syempre, yung principal, magkakatsya. Kasi siya nanalo eh. Sa kakatsya ng sales, sabi natin, 10% o 15, I don't know. And then, ipapasa niya sa isa subcontract na. In some cases, yung na-subcontract, ipapasa ka niya sa isa pang contractor. For the third time. Then, magkakat itong pangalawang contractor. So, darating mo sa pangatlong contractor, maliit na lang. So, sino pong tatamaan dito? Yung kalsada. Ninipis po yung kalsada because of that. Kasi nga, nagka-cut-cut na sila. So, dapat po, kung sino po yung nag-grid, yun lang po talaga ang dapat gumawa ng trabaho. Tama po yun, Mr. Chairman. I think, having said that, we'll look into this policy because it's also included in the Procurement Act, actually, that subcontractor may be allowed in some cases. But it does not relieve actually the principal contractor the whole responsibility after you're implementing the project. So it's joint ang liability nila. But Mr. Chair, can we change that policy? Pwede bang magpasa tayo ng batas? We have to amend the, yung sinasabi ni Secretary, Your Honor, is the 1984 government procurement law. Maybe it's about time. We want to amend that and yes. Through legislation. Practice. We have to amend the law, tama ba? Yes. Kasi lugi po dito yung taong bayan. Kasi sinabi ko na po kanina, yung principal, ipapasa niya po yon sa pangalawang contractor. Siyempre si principal, kahit wala siyang ginawa, laway lang sa kanya, papel lang, magkakaroon siya ng cut. Ba't siya magkaroon ng cut dahil lamang sa lisensya niya? Yeah. It's unfair. Minsan nagda-dive yan eh, di ba, sa bidding, para makuha niya yung kontrata. Tapos, yeah, hindi pala niya kayang gawin. Ibigay exactly niya sa iba. So, yung sinabi niyo, Senator, sinabi po niya na kahit ipasa yon, i-subcontract, the primary, yung nakanalo ng bid, is still liable. Is still liable, yun. For all the warranties, yes, under the law. Yes, of course. Pero maski na kasi, Mr. Chair, kumita siya samantalang wala naman siyang ginawa. Lahat ng trabaho ay dun sa subcontractor. So dapat, he's not supposed to make money out of something na which he's not gonna put in any investment whatsoever. Para naging fixer lang po siya, lumilitaw, if you will. So, dapat po, if it needs legislation, siguro magpasa ng resolution, in aid of legislation, investigate that and then make sure na yan po mati-change natin yung batas na yan. Para kung sino lang po nag-bid, yun lang po talaga dapat ang gumawa ng trabaho. Para naman panalo dito ang taong bayan, para naman yung mga kasada natin maging maayos at kumapal-kapal naman kasi dalasan po manipis yung mga kasada. Meron akong dinaanan, halimbawa dyan papunta Isabela. Eh, kagagawa lang po, pagbalik ko, Mr. Chair, dumaan ako ng Christmas.
The following Christmas, lubak-lubak na. Kasi manipista yung pagkagawa. Siguro dahil pasapasa ng kontrakto. Yun lang po ang observation ko. Okay. So, may assure niyo po ba sa amin, sir, na from now on, magkaroon na po ng liability insurance, this minimum 1 million pesos, pag may na-accidente at may namatay, wag na po yung bibigyan na po ng 10,000, 20,000. In fact, meron pa kami, Mr. Chair, minsan na ospital, yung isang motorista na shoot yung motor niya doon sa butas na yung napabayaan takpan, binigyan po ng 10,000. So, nanggalaiti ako. In fairness naman po sa DPWH, nung tumawag po ako sa inyo, naayos po yung problema. Yun lang po kagandahan sa DPWH. Umaksyon naman po, in fairness. Yung contractor, nagtatago na, pero yung DPWH, tinuruan po. And I would really appreciate, I appreciate yung DPWH sa mabilis sa aksyon. So, yun lang po yung request ko sana. Kasi kung hindi po mangyari yan, so next year sa budget hearing po ninyo, sisingilin ko na po kayo. Pero kung may prophecy po sa akin, nagagawin niyo po ng paraan, then next year tatahimik ulit ako. Salamat po, yes. Taking note, your honor. Po yun. Sa sa pag-aaralan po namin kung papalitan po natin yung batas tungkol dun sa pasapasahan ng kontrata. Now, pangalawa po, yun pong pagbutas-butas ng mga kalsada, pagpupunta po ako ng Isabela at ibang lugar, na yung gagawa po ng maraming butas-butas, tapos maging one-way na po yung daan, habang hinihintay po ating budget na maaprubahan, so it will take months. So kung ikaw ay babalik-balik dyan, Mr. Chair, kung week lang biyahe mo papuntang probinsya ngayon, especially kung daily, napakalaking perwisyo because buwan bago ayusin yung kalsada, bakit po binubutas-butasan? Bakit hindi naman po pag binutasan agad-agad gagawin? Bakit na kailang gagawa ng maraming butas? Sir, ano kayang logic doon? Well, it's a technical issue sometimes, Mr. Chairman. Yung pagbutas-butas is actually yung pang tinatawag natin kung minsan yung break and sit process. Binabasag na natin yung existing pavement so we can use it actually as a material for the reconstruction actually. But ang pakwanho natin dito is as a matter of policy, we should not start a section or a project if there is no funding available at yet. No. Never ever start any project na wala pang pundo. So that tuloy-tuloy po yung pagkumpuni ng kung ano may yung gagawin. And we have an operational policy as well that hindi ka dapat lumampas ng 150 meters. Every section along the way so that hindi maantala yung pagdaloy ng traffic. So 150 in each section, Mr. Chairman. So ganun po yung operational policy ng DPWH at this time. Sana po may patupad yan. Yes, maayos. Nasa gayon, hindi na po magkabulbul ang traffic dun sa mga kalsada na binubutas-butas nila. Okay, so asahan ko po yan na mababago na po yung polisiya tungkol dyan. And last na lamang po, kapag nagkakaroon po ng construction ng DPWH sa EDSA, special weekend, wala pong abiso. Sana po, ako sa inyo, a week before, nanibala po kayong gagawin yung road repair sa isang national road tulad ng EDSA na matraffic, magbigay po ng anunsyo siguro po maglagay ng tarpaulin para yung mga taong dumadaan yan everyday, makikita, next week pala magkakaroon road repair dyan. Iwasan po. So, mababawasan po yung bottleneck at bulbul ng traffic. Mas maganda po siguro yung neon lights na nagpa-flash. So, 24/7 for one week na para abisuhan na magkakaroon road repair. Makaiwas yung mga motorista. Can we do that sa EDSA lalo na po, sir? Yes, we'll do that, Your Honor, Mr. Senator, actually. I have already discussed this with our Undersecretary for National Capital Region to install actually the necessary signages long before we start any undertaking in along EDSA and other major routes in the national road system, Mr. Chairman. So yun nga mga idol, no? At buti naman ay itong mga problema ay nahalungkat ni Senator Rapi Tulfo. Lalo na po dito pagdating sa EDSA. Alam naman natin na ang EDSA ay major road po natin. Pero pag may construction kasi nangyayari, walang abiso, ano? Agad-agad nag-aayos ng daan, wala man lang abiso. So maganda itong na-open ni Senator Rapi Tulfo na dapat magkaroon muna ng abiso. Probably one week bago magsimula itong construction.
At ito pa nga, ito, yung pasa-pasa ng kontrata, ito yung pinakadahilan kung bakit nagiging standard itong mga proyekto ng DPWH. Ika nga, yung makapal dapat na daan ay nagiging manipis dahil sa tapyas-tapyas ng pondo, dahil sa pagpasa-pasa ng kontrata na mula sa DPWH. At tungkol po dito sa mga butas-butas na daan, ano? Kasi kawawa yung mga motoristang dumadaan, at ito ay front din ng disgrasya. At buti naman, ito ay nahalungkat pa rin ni Senator Raffy Tulfo. So laking pasalamat natin kay Senator Raffy Tulfo. At nangako naman po dito si DPWH Secretary Manuel Bunuan na ito ay tugunan lahat na mga nai-open or nai-discuss sa Senado. So maraming salamat at sana ito ay maisaayos na para naman na komportable yung ating taong bayan, na sila naman ang bumabayad ng tax para sa mga proyekto na ito. Maraming salamat at maayos na ito at para sa kaginawaan ng ating mga biyahero. Maraming salamat po sa inyong lahat at para sa mga updated na mga videos, lalo na sa ilang ahensya ng ating gobyerno, para maunawaan po natin kung saan napupunta yung ating binabayad na tax. Diba? Kasi pera din natin yan para sa mga ginagawang proyekto ng ating gobyerno. So para maunawaan po natin, huwag kalimutan i-subscribe yung ating channel, bell all, like yung video na ito. Maraming salamat and God bless.